Hi everybody out there. Kung wala kayong ginagawa today, samahan niyo kami. Kasi gagawa tayo ng puto gamit itong cassava. Sobrang napakasarap, guys. Nakatikim na ba kayo ng puto na gamit ang cassava na may halong butong or coconut? Sobrang napakayami, napakasarap talaga. Ang cassava ay tinatawag sa amin na balanghoy. Meron itong essential nutrients na nagbibigay talaga sa atin ng energy. Tulad ng protein, calcium, at saka fiber. Alala lang po, people should not eat it raw. Huwag na huwag nyo po itong kainin na hilaw, ha? Kasi masama po ito sa ating katawan kapag kinakain po natin ang cassava na hilaw. Kung kaya't kailangan talaga lutuin muna itong mabuti. Mas manamnam po natin ang kasarapan ito kapag ito po ay naluluto na. Kung gaano po kasarap itong cassava, ay siya rin namang kahirap itong lutuin. Kailangan talaga ng pasensya, kailangan mo rin maghintay. Kapag hindi ka makapaghintay, ay nako, hindi ka talaga masasatisfied. Ito yung unang bagay na ginagawa natin, guys, kapag nagluluto tayo ng cassava or balanghoy. Una, binabalatan muna natin itong mabuti. Nililinisan muna natin ang labas nito. Marahil na nagtatanong kayo, bakit nga ba hindi kami gumagamit ng gloves? Noon kasing panahon, guys, sa mga kabataan namin, mga lolo't lola namin sa bukid, hindi na talaga sila gumagamit ng gloves, guys. Hoy, pag kinupot anang kudkod. Katapos nating balatan ng mga kasaba, ito naman ang mga bagay na ginagawa ng aking tita. Nililinisan niya talaga itong mabuti. Sobrang napakakinis at napakalinis talaga nito, guys. Kung kaya't huwag kayong mag-alala kasi mga bagay na ginagawa namin is full of hygiene talaga. Before kami gumagawa ng isang bagay, guys, nililinisan din namin ang aming mga kamay. Nilalagyan pa nga namin ito ng mga alcohol at saka pinabulaan talaga ito ng sabon. Ganito kalaki ang ating balanghoy. Sobrang napakalaki po. Gagawin itong puto. And very clean na siya today. Okay, let's see for the next process. Katapos nating linisang mabuti ang cassava, ay inihanda na rin natin ang pangalawa nating bagay na gagamitin. Ito yung tinatawag na sharp things, na kung saan dito ikukudkod ang cassava para magiging pulbo-pulbo siya. Ganito, oh. So guys, ito yung ginagawa nila para gagawing puto yung balanghoy. Hindi talaga ito madaling gawin, guys. Sobrang napakahirap nito. Kailangan mo kasing mag-ipon ng energy para makudkod mo talaga siyang mabuti. Kailangan mo rin pagkaingatan ng iyong mga kamay kasi baka matamaan siya. Sobrang napaka-sharp kasi ang mga bagay na yan. Pwede kang magkasugat. Kaya, take care. Gusto mong i-follow kung paano ito gawin. Maging maingat ka lang lalo na sa pagkudkod kasi baka masugatan ka. Kapag may mga bata rin gustong lumapit or gumawa or gawin ito, huwag na huwag mo ito ipagawa sa kanila kasi magkasugat-sugat ang mga kabataan, guys. So, konting ingat at konting kaalaman lang naman. Kung makikita natin ay sobrang hirap talaga nitong gawin kahit na nakakamay ka lang. Paano na kaya kapag naka-gloves ka? Lalo itong hihirap kasi magkasugat-sugat ang mga gloves mo sa mga matutulis na bagay. Ang akong kasin, guys, na sobra kagwapo, no? Huh? Para mas lalo pang mapabilis ang paggawa ng puto, ay pinagtulong-tulungan na talaga namin ang paggawa nito kasama ang mga kapitbahay. So habang ginagawa nila ang pagkudkod, Bisaya kasi ako, kaya ginagamit ko ang salitang kudkod. Ito pala yung finished product niya, guys. Kung makikita natin, masyado pa talaga siyang masabaw. Kung kaya't kumuha kami ng mga mapuputing tela na sobrang napakalinis, tapos pinipiga namin ang sabaw nito at ito yung finished product niya. At habang pinagpatuloy ng aking mama at ng aking tita ang pagpiga ng mga ito, ay kumuha naman ng aking tito nitong mga coconut. Kasi gagawin itong panghalo niya sa cassava. Ah.
ito na ang outcome niya. Alam nyo guys, kailangan pala talaga itong lutuin mabuti. Ito yung pinagkaiba talaga noon nung gumagawa kami ng mga puto gamit ang kasaba na parang simple-simple lang. Kasi hinalo namin agad-agad na hilaw pa yung coconut sa kasaba. Pero today, niluluto muna itong mabuti. Lalagyan ng asukal para mas the best talaga ang kanyang effect. Hinihintay talaga namin na parang brown na talaga yung asukal at ang kanyang coconut. At habang nilulutong mabuti ang coconut nito, ay nagpapasteam tayo dito ng tubig guys. Pinapakuluan na mabuti para dito natin lulutuin ang na-mix nating cassava at ang coconut at hinaluan din natin ang sugar. Kung makikita natin guys, hindi na tayo gumagamit ngayon ng kulon. Makabagul. Kasi wala tayo noon. Tapos yung mga lolo at lola natin, mas ginagamit or pinifrefer talaga nila ang kulon kapag nagluluto sila nitong kasaba, mas masarap, mas mabango. Dahil na sa bagong henerasyon na tayo, dinadala na lang natin ang mga bagay na naituturo sa atin ng mga lolo at lola natin. Pero mas ginagamit na natin ang mga makabagong mga materyales tulad nitong steamer, ano-ano pa para sa bagong henerasyon. Ayan, pagkatapos natin itong haluing mabuti guys, meron din pala tayong nilalagay tulad nitong kondensada. Mas manamnam talaga natin ang kasarapan niya. Kayo na bahala kung gaano katamis ang gusto nyong ihalo. It's like kung gusto nyong matamis na matamis, maghalo kayo ng maraming kondensada tapos lagyan nyo ng maraming sugar. Pero kung ayaw nyo naman ng matamis, edi huwag nyo na lagyan ng sugar at huwag nyo na rin lagyan ng kondensada kasi it's good because there are a lot of fiber for it. So it's good for your health. Pero kung diabetic ka naman, kung ang super tamisan kasi ikaw naman ang mag-suffer niyan. That's why, ikaw na bahalang mag-balance dyan. Ito yung ating snacks for today. Super mabango, super yummy. Hindi mo na kailangan bumili pa sa tindahan, guys, para makasnacks ka. Pwede mo na itong lutuin talaga, guys. Ito pala si Conceal, nag-iba yung mukha niya, parang nasarapan talaga. Meron din tayong mga family bonding and gathering today. Kung kaya thank you so much for being with us this beautiful afternoon. Salamat ng marami. I hope meron kayong natutunan. God bless and take care.